Kapag nasanay na yung mga sisiw, actually, na pinapakain sila ng ganitong oras, talagang naghahanap sila. And tinatandaan nila yung kanang bio clock, actually. Ay tinatandaan nila yung oras. Ito po yung isang maliit na incubator na actually may gawa nito si Simon, yung isang gumagawa ng incubator. Pero since na-engage ko ito si Joey taga Davao na maging partner ko sa paggawa ng incubator, gagawa po kami ng ganitong mga incubators para sa mga backyard chicken raisers. Joe, paki-explain kung saan na ito na. Itong incubator na ito, di bali computerized, tapos built-in na lahat yung function niya dito sa isang computer. Okay. Tapos meron na siyang thermometer, tapos meron siyang moisture reading, tapos may mga indicator na siya, tapos kung gusto mong i-tilt siya, i-press mo lang yung arrow up, tapos nag-tilt na siya. Mag-swing na siya. Okay. Tapos kung gusto mo siya i- pag mag-load ka na ng itlog, long press mo lang yung arrow up, tapos mag-move na siya. Tapos, pag nag-level na, i-off mo lang siya para pwede ka na mag-load. Alright. Pero pag may itlog na yan, automatic na yung tilting yes, niya? Yes, sir. Automatic na. Every ilang minutes ang tilting? 1 hour and a half, sir. Every 90 minutes, sir. Every 90 minutes, mag-tilt yes. siya? Yes, sir. Okay. So, kapag ganitong incubator, Joe, magkano natin pwedeng ibenta to sa mga backyard chicken raisers? Lahat, materials and everything? 70,000. Yes, okay. Pwede na. Sapagkat, eto Joe, tandem, no? Pwede siya hot shutter, pwede rin sa kabila hot chair. Hot chair, okay. Yes, so, ano ang capacity? 600? 84 per liter, sir. Uh-huh. Tapos, 720 ata. 720. Yes, good. 720. Yes, so, ang katabi niya? Ganun din, sir. Ang capacity. Yun na yung hot, sir. Yes, sir. Oo. Pero, siyempre, 80% ang iyong hatching rate. Yung 720 mo, mababawasan ng 20% yun. Yes, sir. 20%. So, yan ang ililipat mo doon sa kabila. Yes, sir. Okay. Very good. So, mga kaibigan, siguro by the end of November, baka meron na kami maibenta ganitong incubator. Magpapagawa kami ni John ng gato marami, no? Para yung mga backyard chicken raisers merong mabibiling incubator. What is the advantage of our incubator? Well, the advantage, if you're just around us, pag malapit kayo sa amin, mamimintay namin yung incubators nyo. Yes, ibig sabihin, after sales. Yes, no? Ibig sabihin, hindi tulad nung binibili nyo sa labas, sa China for example, na pag nagka-diferensya, wala na, throw away. Throw away to the basura. Ano? Yes, so ito, yung gawa natin, local, pwede naming i-maintain, pwede naming i-repair. Tapos, warranty, sir. Di bali, yung labor, libre na, pero yung sa traveling expenses, yung spare parts, Alright, very good. So anywhere in Mindanao, kaya naming i-maintain yung incubators na bibili ninyo. Alright, so ito po yung Braveheart Incubators. Local na, mura pa. Yes. Okay, salamat, Joe. Okay. So ito po yung 8 units ng aming incubator. Pinapa-recondition ko kay Joe. May mga kaunting gagawin. Dahil naghahanda ako sa puling pag-breeding ng manok Pinoy, yung ating free-range chicken. But at the same time, si Joe merong offer sa akin. Sabi niya, magbalot tayo dahil maraming itlog. Itik pinas, no? Yes, sir. Mga pila ang capacity sa imong himuon ng incubator, Joe? 3,500 per door, sir. Per door? Pila ka door sa imuon?
ang isa ka unit pwede 4 doors. Di bali fully automatic sila, sir. Fully automatic. Yes, sir. Pila na 14,000. 14,000, sir. Oh, so pila na weekly ang 3-5. Kulang na sa balot, sa kulang sir. Kayo. Oh, kulang, sir. Oh. Dako ang demand sa balot karon kay in fact gikan pa sa Manila ang ubang sa Bulacan ng ibang balot eh. Yes, sir. No. Okay, so kaibigan, ito po muli mag-uumpisa yung ating breeding program sa manok Pinoy. Nagpahinga lang ako ng konti dahil well, una-una tinamaan tayo ng COVID, no. Tumumal yung bentahan ng manok. Kaya nahinto yung ating breeding program. But right now, balik sa manok Pinoy and ito si Joe ang aking katulong sa pag-maintain ng ating incubator sapagkat napaka-importante ng efficient na incubator. Ano unsa ang kuan ang atong hatching rate sa imong i-repair nga incubator? Pagindamutan na to sir mga at least di bababa ng 80% sir. 80%. Yes sir. Taas na na. Oh. Okay. Very efficient yeah. So 80% ibig sabihin kapag meron kang 1,000 itlog at least 800 ang mapipisa. Yes sir. Oh. Okay. So, sige Joe, salamat sa pagdulong muli sa ating project na Manok Pinoy. Madalas ako nagtatanong, ano daw ang pinakamagandang livelihood project para sa isang farming family? And my answer has always been very consistent. Backyard chicken raising. Ito po yung tingin ko pinakamabilis na ROI sa isang farming activity sapagkat in less than a year, ay marirecover mo yung investment mo. And eto, kung magawan lang ng sistema na lahat ng mga backyard chicken raisers in one community are organized into a network of backyard chicken farmers supervised by government technicians who will schedule immunization, deworming, and other biosecurity protocols. Kung matutulungan lang ng LGU na ma-organize yung mga chicken farmers and create a local demand. Yung idea na dapat sa isang community tulad mo ng Kinapawan City for a stay. Uso rito yung barbecue. Isa yun sa mga produkto na hinahabol ng mga tao kapag gabi. No? Along the highway, nag-set up ng barbecue stalls. But what if merong isang barbecue at sa Lechon Plaza na may kasamang entertainment, nandun yung barbecue, nandun yung lechon, and that would be a virtual market for the free-range chicken raised by our farmers. So, uulitin ko, ano ang pinakamabilis na ROI na agricultural activity? Backyard chicken farming. Pag may 20 inahin ng isang farmer, kikita siya ng at least mga 25,000 to 30,000 a month kung matutulungan siya ng gobyerno na ma-access ang isang steady market. Maamo itong mga manok na ito kasi lumalapit. Nasanay kasi sa tao. And they're healthy actually. This is one thing that I can be proud of this breeding season. Wala po kaming serious na problema sa health ng aming mga manok. Walang sipon, walang kuraisa, and ang amin lang na-eliminate ay yung mga runts o yung mga maliliit, yung mga tawag sa amin, yung mga bansot. So yun lang ang na-eliminate. But all the others actually are good. And from this group, we will be choosing again our breeding materials for this year's breeding program. We're hoping to gather about 500 hens para mag-full blast yung aming breeding program of Manok Pinoy for this year because of the huge demand for free-range chicken breeding materials. These are the Manok Pinoy pullets selected for Davao Occidental. Ito po yung magiging start ng multiplier farm ng Davao Occidental. They actually acquired a total of 22 sets. And one set is composed of one male
and 5 females. So ito po yung mga females. These are 4-month-old females, pullets, and they will be paired with 5-month-old cockerels. And ito po yung gagamitin ng Office of the Provincial Agriculturist ng Davao Occidental para umpisahan ang isang backyard breeding program for manok Pinoy, because they would like to start a livelihood program for their farmers. At tamang programa yan. Yan ang tamang programa. Kailangan nating alalayan yung ating mga magsasaka para makapag-umpisa ng magandang klaseng free-range chicken. Upgraded, of course, sapagkat yung ating mga native ay maliliit yung katawan. Ito upgraded, no? And ang tawag ko rito is manok Pinoy, a breed which I developed over the last 12 years, 13 years. And I'm sharing this breed now for our LGUs, for our individual farmers, para sila din po ay makapag-umpisa ng tinatawag nating backyard chicken program para may extra income at saka pagkain, of course. So I'm happy to share these breed materials with Davao Occidental, and I hope that they succeed. Ito po yung ating 2 buwan na manok Pinoy. Nasa brooding pen pa. And it's feeding time. It's 7 o'clock in the morning. And isang bagay na dapat tandaan ng mga nag-aalaga ng manok, lalo pag nakakulong yung manok, nasa confined area. Kung nagpapakain kayo ng 7 o'clock in the morning or 7 to 8, dapat consistent. Dapat everyday ganun ang oras na papapakain niyo. 7 to 8 in the morning or 4 to 5 in the afternoon. You should be consistent. Hindi pwedeng ma-delay ang pagkain ng sisyo sapagkat magkakaroon sila ng stress. Magbabago yung kanilang eating habits and mananamlay sila. So that's a tip that I would like to share with you. Feed consistently. Kung 7 to 8 ang feeding time mo, dapat 7 to 8 in the morning, ganun dapat palagi ang feeding mo. Pinupurukan natin sila. Deworming. Yung maliit. Maliit ang katawan. Pag maliit po, ini-eliminate. Ilalagay natin sa isang kulungan. Bigyan sila ng chance na makarecover. Pero kapag makita natin na talagang walang recovery after deworming, they go straight to the kitchen. So, ang ginagamit po nating pangpurga, ito. Yung betel nut o bunga. At yan po yung laman niya. Hinihiwa po yan into 4 parts. At yan po ang sinusubo natin sa ating mga manok. Pinaka-effective po ito na dewormer. Natural dewormer. In fact, I'm encouraging our fellow backyard chicken raisers and breeders na magtanim ng bunga. We'll be propagating some, and we're willing to share with you yung mga planting materials ng betel nut. We will just announce kung kailan po available yung mga planting materials. Today is April 23, Sunday. And itong mga cockerels na ito ng manok Pinoy are already 5 months and 3 days old. And today, gagawa po tayo ng selection process. Pipiliin po natin kung alin yung gagamitin natin for breeding, alin yung ating i-eliminate sapagkat hindi sila qualified for breeding. And while we are selecting them, magkakaroon po tayo ng deworming. We will deworm them using our old reliable natural dewormer. Ito po yung bunga o betel nut. Betel nut sa English, bunga sa Tagalog at Bisaya. And hinihiwa po natin yan sapagkat ito po ang pinaka-effective na dewormer. Ito si Chong Chong, pamangkin ko. And siya ang naghihiwa ng bunga. Sige, oy, pakipili mo na. Pipiliin po natin ngayon yung araw na to ang
gagamitin natin na breeding materials. And one by one, ganyan po ka tedious itong trabaho na ito. One by one, hihipuin natin yung mga katawan para malaman natin kung sino sa kanila ang magpapatuloy sa pagpaparami ng ating manok Pinoy. These are my electric powered incubators. Dalawa po ito, setter and hatcher. And each of these has a capacity of 1,200 eggs. Kung maobserbahan nyo, meron po siyang insulation. And ito ay ginawa namin to make sure that hindi mag-fluctuate yung temperature. At meron po siyang air vent na lalabas yung mainit na hangin. Ito, kung malakihan ang operation ninyo sa breeding ng backyard chicken, you need incubators. Sapagkat ito, pwede kang mag-load sabay-sabay ng itlog and sabay-sabay din ng pisa. Pero sa isang backyard operation, at maliit na naman, I would really recommend na mag-hen hatch lang kayo. Sapagkat iba yung Mother Nature. No? Nobody beats Mother Nature. Tingnan nyo to, itong inahin na ito has how many? 12 chicks. And tinuturuan niyang kumain. And at the same time, sa gabi, yung init ng kanyang katawan ay sufficient para mapangalagaan yung kanyang mga sisiw. So if you ask me, as a chicken breeder, kung maliitan na naman ang operation, it's better that you hatch your eggs using your hens. Because nothing beats Mother Nature. Maraming sekreto si Mother Nature na hindi natin alam. Like yung body temperature ng inahin na akma lang sa pangangailangan ng kanyang mga sisyo. Dito sa incubator, maaaring magkamali tayo ng setting ng temperature. Mabubukok yung itlog natin at maaaring mamatay yung mga sisiw. Pero dito sa inahin, walang palya. The moment she sits on the eggs, you can expect mga 90% ang hatching on. And ang kanyang pag-alaga ng sisiw ay perfect sapagkat yan yung kanyang nature. So if you ask me again, which would I prefer? Well, if my operations were small, backyard, I would prefer hen hatching rather than the electric incubators. Ito na yung ating third batch ng manok Pinoy sa free range. And naka-acclimatize na sila. At akala nila may dala akong pagkain kaya nakapalibot sila sa akin. So, tingnan nyo. Hey, come. Wala akong dalang pagkain. Wala akong dalang pagkain. Mamaya, anong bibigay sa inyo? Okay, so, kapag nasanay na yung mga sisiw actually na pinapakain sila ng ganitong oras, talagang naghahanap sila. And tinatandaan nila yung kanilang bio clock actually. Ay tinatandaan nila yung oras na pinapakain. This is an example. Ito yung tinatawag nilang parawakan or the azel. And I use this yard to produce males. Sapagkat itong mga azels actually, while mabilis silang lumaki at malalaki ang katawan, masarap yung karne pag bata, matumal kong mangitlog. So kailangan ko silang ipares dun sa breed na malakas mangitlog. So itong yard na to, naka-confine, if you would notice, sarado ito. Ayan yung pugad nila. And then sila lang, apat na babae sa kaisang lalaki. And ang kanilang function is to produce the male side. Ibig sabihin, dito ko kukunin yung mga lalaki na gagamitin ko sa crossbreeding ko. Now, we go to another yard, no? Sapagkat gusto ko makita ninyo yung sinasabi ko na distinct family, no? And sarado ko lang to baka makawala. Ito yung second family.
Ito naman, ito yung actually hindi na to pure na Plymouth Bardrock. Pero heavy ito sila sa Plymouth Bardrock. Ang gusto ko sa Plymouth Bardrock kasi maganda yung karne nila. Parang karne ng native chicken. But malakas sila mangitlog. So ito naman, anim na babae, isang lalaki. So sila din lang ang nagme-mate, no? And ang purpose nito is to produce females na later on iko-cross ko doon sa lalaki ng kabilang pen, breeding pen. Kung matatandaan niyo, last week I posted a video of a manok Pinoy hen doon sa Kanawayon line ko na naglilimlim. Ito na siya ngayon. Pito yung kanyang itlog. And she was able to hatch 5 chicks. That's good enough. Pero ang kagandahan nitong single mating na to, ayan pa rin yung lalaki. Ang kagandahan ng single mating na to, alam ko, sigurado ako na yan yung tatay. At yan yung nanay. So yung mga sisiw na ito, I could set them as a source of breeding materials to be crossed later on sa ibang Kanawayon fowls to ensure that there will be no inbreeding. So, proof, yung mga manok Pinoy hens do hatch. And second, it is important na kapag breeding materials ang pinoproduce mo, you really have to single mate. Ibig sabihin, one male, one female. So that yung kanilang mga anak, sigurado kang galing lang sa kanila. Another lesson in the breeding and raising of free-range chicken. I'd like to share with you a tip on how to avoid inbreeding. If you would notice, apat na kulay ang meron dito sa yard na ito. Black, merong red, merong Bardrock or Bullock, at saka meron yung Whitten or Kanawayon sa Bisaya. And to avoid inbreeding, paghihiwalayin ko po itong mga kulay na ito. I will breed them separately so that I will be able to produce 4 lines of manok Pinoy. And then yung kanilang mga anak ay iko-crossbreed ko to maintain the hybrid vigor. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkakamag-anak ay patuloy mong ibibreed sa isang yard sapagkat ang magiging resulta nun ay inbreeding. And ang lalabas, kalalabasan nun, liliit ang iyong mga sisiw. At magkakaroon ka ng problema later on, magkukulit ka na lang sapagkat lalong lumiliit ang iyong mga manok dahil sa inbreeding. So that's one tip that I would like to share with you. Avoid inbreeding. Set up 2 or 3 yards na magkakaiba ang iyong broodcock, magkakaiba ang mga brood hens, and then yung mga anak nila, yun ang i-crossbreed mo para magkaroon ka ng hybrid vigor to maintain good body, healthy chicken. Feeding time for the first batch of manok Pinoy hatched November 20, and so they would be what, 4 months and a half by now. And makikita ninyo, marami ang lalaki, hindi naman mas marami sa babae, but they're just too much for the number of females that I have here. So what will I do? Of course, I will choose the best males which would serve as breeding materials. Ang una-unang standard ko dyan, dapat malaki siya. Malaki at saka buong katawan. Like this one. That rooster over there would be a very good breeding material. Ito. Mataas siya, malaki, and pecomb. He would be a good breeding material. And there's another one na tinatandaan ko. Simulan kong sisiw pa ito.
ating lalaki ito. Kanawa yun, no? I've actually marked this guy as a future breeding material to develop the Kanawayon line of manok Pinoy. Ito yung light gray na ang tawag ay Kanawayon. I also have some reds. That one, it would be a good breeding material. And kailangan matindi ang selection process. At kailangan hindi related yung lalaki sa babae. Gabi na po at dumada po na ang ating mga manok Pinoy. Ito yung ating 5-month-old first batch. And originally, 260 ito na. Kaya nabawasan ko na ito sapagkat yung mga maliliit na lalaki ay nakatay ko na. And there will be a selection process. Pero maganda yung kanilang mga katawan. Makikita mo sa forma. Healthy sila. And this is how they will be raised until such time they start mating. And that is when I will select the roosters that will stay in the yard, separate the colors, or separate the chicken according to breed and color para distinct yung aking breeding program. Ito po yung tinatandaan ko na isang malaking broodcock. This guy should be about almost 2 kilos at age 5 months old. So, malalaki talaga sila. And I'm happy to see them healthy. At least successful yung ating breeding program. Nagyan na time. In between the morning feeding and the afternoon feeding, dapat meron kang in between. Maski light lang na pagkain, hindi masyado heavy. Para lang may laman yung kanilang tiyan palagi. Especially in an area na naka-confine sila. Kailangan talagang meron kang pang merienda nila. It could either be cracked corn, o meron kang mga gabi na pwede mong lutuin, pwede rin. Yung mga gulay-gulay, yung mga food waste sa kitchen. One of the major problems of backyard chicken breeding is inbreeding, which is actually the mating of closely related chicken, like father to daughter, mother to son, brother to sister. And ang epekto po ng inbreeding ay lumiliit po yung mga manok at nagiging vulnerable sa mga sakit. So in my farm, what I do is I always set 2 families, like this one. Ito po yung parawakan na nabili ko sa Alameda. Magkapatid po to sila. I like the body structure sapagkat ito po ay talagang indigenous na manok. So I mated them with 2 sets of hens each. And ito po yung isang kapatid. Yun po yung kanyang mga babae. Hindi po related yung mga babae. Ang lalaki ay magkapatid. So ang gagawin natin dyan, yung mga itlog na makukuha natin sa bawat yard ay mamarkahan natin para kapag napisa ay pwede na natin lagyan ng marking. Like say for example, islit mo yung web ng kanyang paa or tanggalan mo ng talukap yung ilong sa kanan. For example, for this yard, we would call that right nose. And this one naman, itong linya na ito, pwede mong tanggalan ng talukap yung kaliwang ilong and then mamarkahan mong left nose. By doing that, you will be able to easily identify alin sa mga manok mo ang galing sa mating na ito at aling manok ang galing sa yard na ito. So, it would guide you in breeding para hindi magkaroon ng tinatawag nating inbreeding o yung magkapatid ay nagme-mate. Sapagkat kapag tuloy-tuloy yan, magugulat ka na lang
lumiliit yung mga manok mo at nagiging sakitin. So, isang importanteng lesson sa backyard chicken breeding, mark your brood stocks para matandaan mo kung alin yung magkapatid, alin yung hindi related, to avoid inbreeding. Unique po ito ng sitwasyon sapagkat ito, tunay na doktor. Kaya lang mayroon siyang mga katanungan, sakit, hindi ng tao kundi ng manok. Dok, ano yung tanong mo kanina? Based on one, sir, dun sa mga manok ko dun sa farm, okay naman yung appetite, okay yung mga physical activity. And yet, I've noticed na mayroon swelling dito. Okay. Tapos nagluluha. Nagluluha. Tapos later on nagpuputi. Okay. Yung kwan talagang totally closed na yung appetite. And then mabubulag yan. Okay. Dok, yan ang tawag naming kuraisa. Actually, it's one of the common chicken diseases sa Pilipinas. NCD, kuraisa, yung respiratory diseases. So, ang ginagawa namin dyan, meron kaming protocol, yung immunization protocol. Unang-una dyan, yung B1 for Newcastle disease, para sa mga sisyo yun. We do that actually on the 15th to the 20th day. And then after that, yung Farpax, yung bulutong. Yun pinapuncture mo ang web ng wing, no? Para mapasok yung ano yung vaccine. After that, yun na yung tinatawag nating mycoplasma para ma-prevent yung sipon. And then another dose of NCD, pero ito na yung tinatawag ng Lasota. After that, yung ang next pinaka-final, yung sakit na naenkwentro mo, kuraisa. Meron tayong tinatawag na kuraisa vaccine. So, since meron na yan sa farm mo, it is advisable that you immunize your chicks. Kuraisa vac. How about yung sa full-blown, sir, na may mga manifestation na full-blown kuraisa? Meron pa ba tayong mga intervention na pwede magawa? Pwede. Kutsisilin. Incise, then de, evacuate? Hindi, kutsisilin. Ihawin mo na. Kutsilyo. Wala namang problema for human consumption. Wala naman. Tanggalin mo lang yung ulo. Okay. Wala namang problema. Kasi I was thinking actually of doing an incision. Pwede, obserbahan mo. O, doktor ka naman eh. Evacuate diba? Yung content ng yung mass. And then another thing, Doc. No? And you understand this because you're a medical practitioner. You undertake what we call parental immunization or vaccination to prevent those diseases from hitting the chicks. You implement those vaccination sa nanay at sa katatay. Tapos yung mga offspring nila protected na? Yes, protected. Wala namang for unlimited? Walang unlimited. Ibig sabihin, depende pa pakiramdaman mo yung panahon kung tingin mo merong parang epidemic nung ano, nung sakit na ganyan. Then, gumawa ka ng precautionary measure. Okay? So, ito po yung unique na sitwasyon, mga kaibigan. Doktor, nagtatanong sa magsasaka, pero kasi manok ang pinag-uusapan. Salamat, Dok. Marami pong nagtatanong sa akin, naglilimlim daw ba yung manok Pinoy? That's the new strain of free-range chicken, dual-purpose meat and eggs, that I developed in my farm 12 years ago. Kasi karamihan ng mga free-range chicken, lalo na yung mga heritage chicken, actually ay hindi naglilimlim. But here's a proof that naglilimlim yung manok Pinoy. Ito ay single mating ko ng Kanawayan line ng aking manok Pinoy. Ito yung light gray. And that's a brood cock. Yan yung brood hen. Now, naglilimlim siya. But there's a secret to this. Hindi mo dapat alisin yung itlog ng inahin sa pugad. Do not gather the eggs. Just leave it in the nest para ma-stimulate yung inahin na maglimlim. Because if you take out the eggs every day, ang resulta nun yung kasabihan natin sa Tagalog, lukaret. Inahing lukaret. Hindi alam kung saan ang pugad niya dahil hinahanap niya kanyang itlog.
So that's the secret. If you want your free-range chicken to hatch, leave the eggs in the nest so that they will be stimulated to sit on their egg. Kapag nagpapakain ka ng sisiw sa free-range, dapat observant ka. Tignan mo yung mga hindi lumalapit or parang walang ganang kumain. Sapagkat dalawa lang ang ibig sabihin yan. It's either hindi siya natunawan kagabi or meron siyang nararamdaman. Kapag hindi natunawan ng sisiw kasi hindi manginginain yan. So you have to be very observant sapagkat yung sisiw na hindi natunawan ay maaring mamatay. At yun namang hindi lumalapit ay maaring may nararamdaman, maaring may sipon, maaring may lagnat, and you have to be very, very observant. Isang bagay ito na dapat mong tandaan sa free-range chicken raising. Noong isang araw, pinakita ko sa inyo yung dalawang magkapatid na parawakan na ang sabi ko ay gagamitin ko to upgrade my manok Pinoy. So today, they are being prepared for mating. And the first thing that we do to prepare them for mating is of course to condition them. At ang conditioning involves deworming, paligo, and then bigyan ng konting vitamina to prepare them for mating. Now, we have already selected 4 hens. Ito yung mga manok Pinoy na babae na aasawahin nila. Tigalawa sila. Allowed yun sa manok. Hanggang 10 actually pwede sa manok. The first process, para hindi manibago yung mga babae at saka makilala ng lalaki yung kanilang future na asawa, ay nilalapit muna sila para magkakilanlan. So that's the first process of getting the rooster adapted to the hens that they will mate with. So ito po yung procedure. From here, pagkatapos ng paligo na ito, naginamitan sila ng anti-mites o yung mga kuto para matanggal. Pag natuyo sila, pupurgahin na sila. And then later this afternoon, towards the evening, ay ilalagay na sila sa individual pens. One rooster to two hens. Ang tawag dyan ay trio na breeding. And then ang magiging anak nila, yun yung ating magiging breeding stocks to upgrade our manok Pinoy. So that's how it is done in breeding our backyard free-range chicken called manok Pinoy. Mga manok ito ng tiyo ko, si Tatay Uding, asawa ng aking tiya, si Tiya Melly. The only surviving sibling of our father. And the reason why kinunan ko itong video, kasi kursunada ko yung lalaki yun. Yun, matanda na yun. Talagang heavy sa Oriental. It's a good-looking gray rooster. And heavy sa Oriental. And ito yung sinasabi ko na dapat meron ang isang bahay nito. Kita mo to, meron ko 2, 4, 6, 8, 10, 12, siguro mga 20 babae at 3 lalaki, and this would be enough to give them eggs every day, and then may mga sisiw pwede katayan kapag naubusan ng ulam. Ito yung ideal sana sa isang farm family na merong manok sa likod ng bahay. Dapat kasing ganda rin itong lalaki na ito. Look at that. Talagang kwapong-kwapong. And very beautiful sight to see. Free-range chicken. Backyard free-range chicken. Binisita ako ng aking kumpare at kaibigan, si Mulong Magadya, ngayong umaga nito. Gusto niya rin mag-alaga ng manok Pinoy. 12, no? Pare, 10 babae, 2 lalaki. Para
katuwaan lang, ano? Pero sabi ko sa kanya, bago siya mag-umpisa, tingnan niya muna itong ginawa ko. Ito yung ideal na paddocks type. Anong ibig sabihin ng paddocks type? Actually, isang building ito. By the way, itong yellow na ito yung mga crates na ginagamit namin sa paghahakot ng mga sisyo. Very practical, very convenient. So ito yung pasukan, no? Ito yung pasukan ng kulungan. Ito yung mga sisyo nasa loob. Nagpapahinga sila dahil tanghaling tapat. Now, if you would notice, dalawang pintuan. Ito ang isang pintuan, palabas doon. Yung isa, doon. At kung mapapansin ninyo, itong yardan na ito ay hinati into two. Ito yung first yard, yun yung second yard. At ang division nila ay net. So, may pintuan doon, may pintuan din dito. Ang purpose nito, dito muna sila papakawalan sa area na ito. Para maubos nila yung mga damo doon, no? And then the moment na maubos nila ito, isasara itong pintuan na ito at yun ang bubuksan sa kabila. Doon naman sila lang yung lalabas. So, sige Joe, pakaon na sila doon. Tapos sila doon sa gawas. So, ito, magpapakain si ano. Actually, hindi schedule ng pagkain to. Pero gusto ko lang makita nyo kung kaano karami to nandito. Ito yung aming third batch ng mga sisiw namin, no? Merienda ito, hindi ito ano, hindi ito hindi ito breakfast or dinner, no. So nandoon pa yung iba, hindi pa na masyado kabisado. Ayun, nakakasikipan. Oh, ayan, no? Ito marami ito pare, mga 300 ito. Ito yung pangatlong batch ko, no. Medyo naninibago pa sila, hindi pa na masyado kabisado kung saan dadaan. Pero ayan, natuto na sila. May leader sila na lumalabas doon sa pintuan. At nakikita nila na may pagkain doon. So, dahan-dahan lumalabas sila. So ito yung setup pa rin na gusto ko makita mo. Hinati ko ito into two paddocks. Dalawa, no? Para pag naubos yung damo dito, isasara itong pintuan na ito. And then bubuksan yung kabila. Meron naman sila mga kain na damo doon. Okay? So ganyan lang ka-practical. And itong batch na ito, pangatlong batch na ito. This is the third batch, no? Mahigit tatlong buwan to. Pero naninibago pa, yung iba nananamlay pa kasi nalamigan. Hindi pa masyado nasanay. And ito yung kanilang dapuan. Ito naman yung tubig. And if you would notice, sa loob ng kulungan na ito ay puro limestone. Para hindi mangamoy yung tain ng manok. At ma-neutralize yung dumi. So, ganyan lang po kasimple. Very practical. And I hope that you learned something from this video that I showed you today. Among the Asian lions which I breed in my farm to cross with my manok Pinoy, ito yung pinakapaborito kong kulay. The blues or abuhin. At ito din yung paboritong kulay ni Secretary Conrad Estrella ng bar. Because he used to buy chicken for me. So they come abuhin or blues. And pambihira po itong kulay na to. Pero gustong-gusto ko ito. Napaka-unique na kulay. And napakagandang tignan. So to maintain the color, kailangan maghanap ka ng lalaki na tulad nila. Blue din. Look at this rooster. He's a blue. And he is being mated to blue hens, so that what would come out of this mating would be blue chicks, and you'll be able to maintain this line, this beautiful line of blue aces. Kapag nagpapakain ka ng sisiw sa free range, dapat observant ka. Tignan mo yung mga hindi lumalapit or parang walang ganang kumain. Sapagkat dalawa lang ang ibig sabihin niyan. It's either hindi siya natunawan kagabi or meron siyang nararamdaman. Kapag hindi natunawan ng sisiw kasi hindi manginginain niyan. So you have to be very observant. Sapagkat yung sisiw na hindi natunawan ay maaring mamatay. At yun namang hindi lumalapit ay maaring may nararamdaman, maaring may sipon, maaring may lagnat, and you have to be very, very observant.
isang bagay ito na dapat mong tandaan sa free range chicken raising. Ito po yung grupo ng mga USM veterinary students, and today they came to the farm para magtanong. Ano gusto niyo malaman? Sir, gusto namin malaman, sir, kung ano po yung history ng farm at may inspiration po ba kayo sa pag-start ng poultry farm? At okay. Ano po yung number of chickens para po mag-start ng poultry farm? Alright, okay. So, okay, sige. Tayo muna tayo ng pulong ng manok para makita niyo yung... Ito yung mga 4-month-old natin na, ano, na manok Pinoy. And naka-free range na sila. Kompleto na ito. Kompleto immunization. Ito ba kain niya ito? Actually, yung involvement ko sa manok, yung mula pa nung bata ka na. We were born in the farm. We were raised in the farm. And yun yung nakagising namin. Even when I was working in Manila, I've always dreamed of the day when I will be able to go home to the farm and raise chicken. So, 23 years ago, I started breeding chicken. And I was able to develop this strain of free-range chicken, a combination, a mix of the Oriental and the Western breeds. To produce manok Pinoy, yun yung dual purpose breed for egg laying and for meat. And ako, I learned through experience. Hindi naman ako vet. So trial and error, mali ka, sorry na lang, tama ka, then you adapt. So anong inspiration ko? This is something that makes me happy. Kasi yung pag-breed ng manok, parang ano yun, parang work of art. Eh. Can you imagine being able to produce chicken with the color that you desire? Gusto ko black, gusto ko gray, gusto ko white, gusto ko... Even do it. Genetics, di ba? So, ang genetics actually is a work of art. Using yung science, nagagawa natin yung gusto natin. Gusto ko ng manok na maganda yung katawan, then I have to choose breeders that will give me that chicken. And it's very simple. Yet it's very enjoyable. Next here is the poultry farm management. What are the common biosecurity in your farm, sir? And the litter management and disposal of your litters? And the feeds and vaccination program. Alright, number one, you have to understand na ang kailangan ng manok ay protein. So, makikita mo, ng manok ng maize, grains, and everything. So, that is one thing that you have to always bear in mind. Protein, yun yung basic need ng manok for nutrition. Number two, you also have to understand that just like human beings, ang mga manok, kapag na-expose sa elements, although resistant sila ng konti, pag na-expose sa elements yan at walang proteksyon, makakasakit. You also have to understand that at a very young age, vulnerable yung mga manok. Parang tao din. Kung halimbawa, bibitawan mo yung manok na bata pa, wala pang depensa sa katawan, at binitawan mo, makakasakit din. So, biosecurity, one, do not allow your neighbor's chicken to get into your life. Number two, you have to immunize. Parang tayo din, tao. Kasi exposed tayo sa lahat ng kakao. Unlike yung mga tribo siguro sa Amazon na isolated from civilization, na walang exposure sa mga virus, tayo exposed mo tayo. So what are the basic immunization program that we do here? Number one is Palpax or Palumbo. Number two is NCD, local disease. Ang tawag na dungoy, yung nahuhulog lang, namatay. Number three is sipon. Number four is parasite. Yung infection na ito. Maaaring kabungan na. So, ganun lang kasimple ang pagmamanok. And if you're a farmer,
make sure that you make rounds of your farm every day para makita mo yung status ng health ng mga manok mo. Kasi isang tingin lang, pag magaling ka na farmer, isang tingin lang, malalaman mo na kung healthy yung manok mo o hindi. Pag maputla yung mukha niya, di ba? Sa tao, di ba, pag maputla yung mukha, either walang tulog o nagsasabu. Ganun lang yun. Mga physical manifestations ng unhealthy status. So, ang advice ko sa mga farmers is do whatever makes you happy. And if farm activity makes you happy, be good at it. Because if you fail, then you will not happy. Okay, last few questions. What are the type of housing systems and the equipment and problems encountered po, sir? Meron ba ang drop ng ROI po? Or may ang housing, actually, hindi naman ganun kasela ng nasa housing. May masilungan lang sila, may matapuan lang sila. Maproteksyonan lang sila sa lamig. Okay na sila. And that's a very simple housing over there. Although yero ang gamit ko, you could use salami, you could use lupa, whatever roofing. Ang importante, na sa gabi, may masisilungan sila. And then, in this case, pinapalibutan ko ng barbed wire o hog wire yung aking mga manok, cyclone wire. Kasi merong mga aso dito na kumakain. Okay. And predators. Ang predators mo dito, the one, wak. Number two, pusa. Number three, aso. Number four, tao. Mangawat. And yun yung pinakamatinding predator. Kasi pipiliin mo mataba. Naka-experience ako, sir, na meron nakaw. Dito naman so far. So, ano pa yung tanong mo? Yung problems encountered po. Mayroon pong drop sa ROI. Well, actually, ako, tingin ko, ang pinaka magandang farming activity na mabilis ang ROI yung backyard. Kasi ang bilis. Pag naglagay ka ng manok sa mating pen, di ba? Pag naglagay ka ng manok sa mating pen, after 2 months, meron ka ng sisi. After 3 months, meron ka ng pangbarbecue. After 7 months, meron ka ng mga tabong unangin na magmumultiply ang yung farm, yung chicken farm. And natingin ko, ang isang farmer kapag mayroong mga 20 hens and 4 roosters at maganda yung management niya, ikita siya ng mga between 25,000 to 30,000. Pero dapat, puto pa. Ano po yung mga common na mga bees po na nandito sa farm? Well, ako ay actually bread manok Pinoy because mahilig akong kumain ng masarap na manok. Gusto ko yung meat texture niya, mahaba yung muscle strands, makapal yung karne, at saka malasa. Kaya although kumakain din ako ng broiler, sorry sa mga broiler farmers, hindi ko talaga type yung broiler dito. Kasi buhag kami yung karne. At saka hindi succulent. Para sa akin, ang pinakamasarap na manok actually yung naka-full range. So, ang breed ko rito, I've experimented with a lot. If you would notice, mga iba-ibang kulay. Yung mga itim are mainly oriental with black Australor. Yung mga reds, may influence ng Rhode Island reds with oriental. Yung mga bulik are actually primarily Plymouth bug rat with oriental. And yung mga wheaten are actually Sussex with again oriental. I infuse oriental blood sa ating manok Pinoy because yun yung nagbibigay ng maganda katawan at saka resistance sa sakit. And mabilis ang lumaki. And nag-i-infuse ako ng mga heritage chicken, mga egg-laying types
simply because kapag oriental pa niya gagamitin ko na babae, matumal, matagal ako makapalami. Whereas pag Plymouth Bar Drop, Black Apple Lord, Rhode Island Reds, or Bridge 2-6, yung average egg laying nila naman. Ano? Bayad. Thank you. Bayad sa lecture. Thank you. Thank you.